Nakakagulat na malaman, ngunit ang hyrax ay mas malapit na nauugnay sa mga elepante at dugong kumpara sa iba pang mga species ng hayop na mas katulad dito. Ang hyrax ay tila mukhang isang crossbreed sa pagitan ng isang kuneho at isang guinea pig kapag pinagmasdan. Natagpuan ito sa silangan at timog Afrika at sa gitnang silangan. Pinutubuan pa ito ng mga pangil na patuloy na lumalaki sa buong buhay nito, sa average na 9 to 14 years. At ang mga ngipin nito sa pisngi ay katulad ng isang sa rhinoceros. Mayroong isang glandula sa likod nito na naglalabas ng mga pheromones o sariling amoy. Kapag ipinanganak ang mga sanggol, umaakyat sila sa likod ng kanilang ina at humihiga sa glandula na ito. Bilang mga omnivores na hayop, ang mga hyrax na ito ay pangunahing kumakain ng mga halamang gamot, damo, prutas, at dahon, gayon din ang naidaragdag sa kanilang pagkain tulad ng maliliit na butiki, insekto, at itlog ng mga ibon na nahuhuli sa mga lokal na batuhan. Tulad ng kabayo, ang hyrax ay hindi makakasuka. At tulad ng isang baka, mayroon itong multi-chambered stomach. At ito ay lantarang cold-blooded animal. Upang magpainit, ang hyrax ay kailangang magbilad sa araw tulad ng isang reptiles. Thank you very much mga katrops! May nais ka bang ibahagi na kaalaman tungkol sa video na ito? Just comment down below sa ating comment section. Mag-iwan ka na rin ng thumbs up dyan. At kung bago ka pa lang sa channel na ito o kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, i-click lang ang subscribe and bell notification para lagi kang updated sa mga susunod pa nating mga videos na i-upload. Hanggang sa muli mga katrops!